Ngayon ay Thursday Arts Day. E nasa com shop tayo. Makasama natin ngayong araw ng Webes si Joy Recanya para naman turuan at bigyan tayo ng ideya kung paano nga pa gawin ng DIY mug printing. Good morning and welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Joy, all the way from Santa Rosa, Laguna! Ayan, good morning! Good ay, taray, ho! Good morning, Miss Joy! Yes, ayan, medyo curious tayo ng mga ganito. Pero kailan ka ba nagsimula ng ganitong business, yung mug printing? And ano yung mga challenges nito? Mahirap ba? Matagal ba? Paano ba gawin itong mga ganito? Yes, actually, nag-start lang ako ng crafting business. It was February 2023 this year. Mm-hmm. Nag-start ako sa notepads. And then, 2 weeks ago lang ako nag-start ng mug press. Okay. Yes. Well, ano ba or sino ba ang nag-inspire sa'yo para gawin to? Actually, hobby ko lang talaga siya. Mahilig ako sa mga personalized items. Like, nag-order pa ako online para lang makapagbigay. Ah, ganun ka? Yes. Siguro pag may jowa to, lahat ang dates ka, sabi niya. Ninonote. Mahilig ako. And then, one time, regalo ako. Okay. Gawa ko siya, notepad. And then, ayun, nagustuhan nila. Tapos nag-story ako. Ang dami nag-message. So, tuloy mo daw. Yes, tinuloy ko na. Tapos ngayon, nag-innovate ka into yes, mug printing. Yes, ang dami ko ng products actually. Love it, diba? Pero nakaka-curious, yung mga ganito, meron bang specific na ink na ginagamit para makapag-mug print? Yes, hindi siya ordinary ink lang. Dapat sublimation ink. Okay. Yes. Ano mga common na mga pwede ma-encounter na mga challenges along the way sa pagiging isang, sa paggamit nito? Actually, hindi naman kasi ganun ka. Ako, personally, hindi ako nahirapan mag-press. Ang struggle ko lang minsan is pag hindi maganda yung pagkakadikit ng paper. Puulitin mo. Then, yes. Ayaw. And pag like this one, kailangan i-mirror mo siya. Kailangan naka-mirror siya. Hindi pwede na tama kasi didikit mo. Naka-mirror cars, mga cars. Yung parang kapag tayo po ay nasa daan, yung ambulance, di ba, nakabaliktad gano'n. Sige, ayan. So ano ba yung mga materyales? Ano ba yung mga gamit na to kasi, ano ba ito, parang yes. Machine, no? Oo, kailangan mo siya. Kailangan mo, syempre, ng laptop para makapaggawa ka ng design. And then, wala akong laptop. Kailangan mo siyang i-print. Mm-hmm. And then, kailangan may mag-press tayo. Okay. And then, the gloves kasi mainit. Mm-hmm. And then, scissors, thermal tape, sublimation paper. Ito. And then, mug. Okay, of course, yung pinaka kailangan nating product. Okay, so simulan natin. Let's start ang paggawa niyan. Okay, let's start. So meron na ako naka-prepare dito. The sticker. Yeah. Pero minsan, ikaw bahala sa design na gusto yes, mo, yes, ako nag-layout na ay, talaga. Wow. Kaso, madalas sa mga customers ko, ako na yung inaano nila. Kaya mo na yan. Kaya mo na yan. Ganon. Okay. Bukha nang magaling talaga itong si Joy. Pero pwede rin kung picture, yung yes, mga marami po akong mga Alam mo, common gift yan kahit kanino. Yung mga gato klase pa, souvenir, yes. Personalized, kahit kasal, pwede. So kung yung ex mo, gusto mong maalala ka, araw-araw pag nagkakape, lagay yes. Yung mukha mo dito. Oo, habang kayo. Tapos at least may rason ka para mag-move on kapag nag-iwalay kayo, basagin mo na yung baso. Okay, so ngayon ang ginagawa ni Joy ay yung mismong sublimation paper na pinagprintan mismo nung ating, tama ba? Yes. Nung ating design. Dinidikit niya ngayon yes. Yan. Tapos parang may pinatong ka na, This is, Iyan yung tape? Thermal tape. Thermal tape. Thermal tape. Yes. Hindi siya na... Bakit kailangan thermal tape yung gamitin? Kasi pag ordinary tape, baka masunog. Okay. So ngayon, yung design po natin ay nailagay na sa cup. Okay. Ipapasok na natin siya sa atin. Isasalang na natin siya. Sasalang na natin siya. Adjustable po yung yung pagpapasukan mismo ng baso. Mm-hmm. Ayan. Okay, so ngayon sinusukat lang niya. And then, ipipress na siya. For how long? 170 seconds. 170 seconds. Ilang minuto yun? 2 minutes and 50 seconds. And then, ngayon. Talaga naman, profi. Suot ko na yung gloves. Kailangan natin ng glove because mainit yes. Yung cup. Ayan. Yung mga ganitong machine, madali bang makahanap ng mga ganito? Madaling bumili? Mura lang yan.
hindi masyado. Ayun, medyo kailangan mo mag-invest kasi sa gamit, yeah, 'di ba? So yung mga gusto ring pumasok sa mga ganitong business, siguro ano yung pwede mong i-advise, paano nila sisimulan? Unang-una kailangan mo magtiwala sa sarili mo, 'di ba? Uh-oh. Kailangan pag gagawa ka ng isang bagay, kailangan ikaw mismo sa sarili mo believe ka, kasi pag sa tingin mo pangit, so ano pa kaya yung iba, yung titingin? So ikaw, yung mga hesitations mo before that, na-overcome mo, paano? Yes. Wala, nagtiwala lang ako, tapos nag-pray ako. Tapos, ayun, nag-start ako sa isang printer lang talaga. Ayun. Yes. Pero ngayon, marami na. Mm-mm. Tapos, ayun, huwag kang matakot, sumubok. Ilang kaya may gawa mo sa isang araw? Yung pinakamadami na gawa mo so far? Sa 20 plus. 20 kasi plus? Kasi racket-racket ko lang. Racket. So meron ka pa pinaka-work yes, talaga? Yes, my full-time job talaga ako. Shout-out sa mga katrabaho ko dyan. O, batiin mo na. Shout-out sa mga katrabaho ko, Synergy Ocean Maritime Inc. Sa Alabang. Ah, okay. My boss. Ano yung BPO ba yan? No, it's a maritime. Ship management. Ah, okay. Yes. Sige. So ilang seconds na lang to. Okay. Okay, malapit na po, isang minuto na lamang. So currently, pinapress na natin siya. Pero while inihintay natin makita yung finished product natin, pakita natin ilan sa kanyang mga nagawang mga mug prints na kung saan. Iba-iba yung design. Ito, very perfect for Father's Day. Yes, ito. My first Father's Day para sa mga bagong tatay dyan. Ayan, ito naman cute, para diba? Acrostic naman ikaw yung ikaw din nag-layout ng ganito. Yes. Madali lang mag-layout ng mga ganito, pero pwedeng i-request talaga ng mga customers. Karamihan, gusto nila pa-customize talaga yung mga designs. Ito may pa-PTV. Ito meron pa-PTV. Yes. Diba? Pwede mo yan. Love it, yeah. Diba? Ang ganda nito kung lahat tayo may ganito. Yes, so bibili tayo dyan kay Joy. Yes. So we still have how many seconds left? Onti na lamang po, maka-RSP. Pero magkano yung mga madali ganito? Lang, no? Mugs, bawat isa, kapag pinakustomize. Ano? 200 pesos. 200 pesos. Pag bulk orders, siguro mga ilang pieces yung bulk. Depende, usapan na lang. Yes. Ganun, pero kasi may mga coaster din kasi ako, yung mga patungan din. Ano tawag sa coffee mug? Ito ba yes, ang tawag travel dito? Mug yan. Travel mug naman. Yes. Na pwede nyo rin ibigay sa inyo mga tatay. Yung 200 pesos, sorry, curious lang. Yung 200 pesos, kasama na yung layout. Yes, and then yung mug lahat. Yes. Okay. Ay, fairness. Saan yung social media accounts mo para syempre maabangan yeah, pa natin follow mga RSP? Shire Crafters Facebook page. Okay. Yes, Shire Crafters Facebook page. So, ayun na, malapit na tayo matapos. 20 seconds left. Pakita natin, tatanggalin lang dyan yung parang pinaka-sticker, no? Ganun bang gagawin dyan? Mm-hmm. Kasi kanina po, dahil naka-mirror yung mismong image niya, so nakabaliktad, yung pinakalikuran niya, may tatanggalin tayo doon. Then later, pakak, makikita na natin siya. Meron ba necessary temperature ba dapat? Yes. Dapat 350 degrees. 350 degrees Celsius. Yes. Ayan. Okay. Ayan, okay. Nabus na. Sige. Okay. Ayan, after pressing it for 270 seconds, tama ba? 170 seconds. Ayan. Amoy sunog. Amoy sunog. Pero natural lang yung amoy sunog. Yes. At least hindi na mabasag yung baso, no? Kapag mm-mm, sobrang taas pala ng degree Celsius. Mm-mm. 350 eh. Oo. Mainit yun. So kailangan may gloves ka mga RSP pag gusto mong tanggalin na yan. Medyo mainit pa siya. Yes. Oo. Pero ako, hindi ako mainitan sa ganyan because, you know, I'm hot. Ayan na siya. Ayan na, wow! Wow! Galing, perfect, I love it. Diba? Malinis yung pagkakagawa. Yes. Ayan na siya agad. Mga ka-RSP, palapakan natin si Joy sa kanyang successful mug printing business. So yan mga ka-RSP, may bago na naman po tayong natutunan ngayong Thursday morning. Kaya naman maraming salamat po, Miss Joy Recaña, sa pagbibigay ng kaalaman kung paano nga ba gumawa ng DIY mugs. Muli, maraming salamat po. Thank you. Thank you so much po.